Hello po, kumusta po kayo? Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung last part ng tour ko doon sa Southern Cape, no? And bagong lahat, shout out muna kina Bernardo Caniga, Leonardo Naredo ng Paranaque, Efraim Wico ng Saudi Arabia, Jerry Daigo ng Quezon City, Ronnie and Hazel Batistad ng Albay, Oliver and MG Batistad, Rojim ng Tacloban po, Sis Almera also, Roncesar Rubin or Rubin ng Tacloban also, Roncesar and Cesar Pijo and Sis Eta, Sis Eta Ogaya, Rod Peter, Rod Jimmy, Rod Macmac, and Sis Inda Inestoso. Kumusta po kayo dyan? So, this is the last part nung kapakita ko sa inyo yung nasa river kami. So, panoorin niyo po. At salamat po sa panonood po sa aking mga videos and dun sa mga songs. Sana po habang kayo ay nagpapahinga, eh, nakatulong po akong pag-relax din naman kayo. Ano po? So, marami pa pong mga videos na aking ginagawa, and hopefully yung mga spots or mga histories ng nakabalog dito sa island ng Samar ay maikutan po natin at magawan po natin ng kwento para mapanood po natin lahat. Ano po? So maraming salamat. Ito po, panoorin nyo po itong mga videos na to ng last part namin doon sa river ng Golden River ng Basay na umuugnay doon sa Southern Cape. Ano po? So maraming salamat po sa panonood again. Please subscribe po and paki-like na lamang po at paki-share po dun sa mga friends po natin. Ano po? Maraming salamat po and salamat po sa Diyos. So let's continue mga ka-channel, and ayan, kasama ko yung ating tour guide si Miss Christine Calney. Maraming salamat po ma'am sa pagsama, and ayan, tuloy tayo po. So again, tuloy tayo dun sa sinasabi ng bato na yung tulay na sinasabi na Prince of Nature, parang nakaupo raw na babae yun. So abangan natin mga ka-channel na ayan, naglalaki ang bato na yan sa kilid. So ayan, tuloy tayo. Ayan, makikita natin yung isang bangka na tourist dito. Ayan, mabilis sila. So let's continue mga ka-channel. Makikita natin yung mga, again, yung mga magagandang rock formations. Itong part na to dito, malalim to. Ay, makikita natin yung iba yung klaseng mga bato na inukit na ng kabiasnan. Tayo hanggang makarating sa ating pupuntahan, nakaupo daw na babae. Ayan, kayak din po sila. So makikita natin parang kami, ayan, kayak lang ang kaya naming sakyan dito. So ayan, bilis sila, ang bilis ng current. Kita natin yung lugar na yan papunta doon sa isang barangay. So yan, yung
bato daw na yan na nakaharang is nahulog nung landslide. Ayan. It's more straight po. Ayan. Sa kabilang side naman itong mga bato na ito. Guys, may malalim dumaan. So, makikita natin. Ayan yung gubat. Virgin or Virgin Forest po siya. Mga ka-channel. Makikita din natin yung mga puno. Ayan. Yung mga elevation ng bato, yung mga layer, nakita natin yung mga layers ng bato nasa sa tubig sa baba. Ayan po. So tuloy po tayo. Ayan. Ayan. So, bigyan na yung kayak. Ano po? Ayun, maglalakad muna dito. So may nakikita tayong tulay doon mga ka-channel na man-made. Yan po ay ginawa nila, mahabang mahaba po yan mula sa cave hanggang doon sa pupuntahan natin. So nasira po siya noong ilang iba. Ito, nasira po siya noong ito po dito, babaw, ay kalakan nyo. Malamig po yung tubig, makikita nyo, ang linaw-linaw. Yung lamig ng tubig dito, sarap ng lamig. Pwede rin dito mag-picnic sa lugar na to. Opo. So ayan, tuloy po tayo. Sakay ulit, sa kayak. Ayun, tuloy ang biyahe. Ayun po, pigilin po tayo dito. So malalim ulit yung lugar na to. Tinanong ko si kuya, ang lalim daw dito, more or less, ano, dalawa hindi pa. So, dito dumadaan yung talagang buhos ng kare pag malakas po yung baha. Yan po. So yan, makikita natin yung mga kaibang mga bonsai sa ilalim. Yung mga hindi nataas na po ng kahoy. Tapos yung ilalim na yan, malayo po yan. Angat po siya. So, malayo po hanggang sa dulo doon sa ilalim. Ayan po. Tuloy tayo. Samahan niyo po sa kamod. Ayan. Umilid na tayo dito. Halos sumisilong tayo dito. Then, ayan. May buhanginan din dito. Ayan. May parang ano din. Parang beach din na maliit. Tapos, din tuloy ulit. Formations ulit. Ayan po, ayan. Kala nyo sasabit ha. Igilid lang po tayo yan. So makikita natin magkabila ang ganda niya. Parang pag-isipin mo, nakakatakot din no. Lalo na pag isa ka lang dito or dalawa lang kayo. Tapos di ka pataga rito, ay nakakatakot talaga. Baka mamaya, pag gilid mo, biglang hinila ka ng malaking anaconda. Pwede po. Dahil forest po tong lugar na ito. Ayan. So, yung ilang layer yan hanggang dun sa taas. Siguro ang pinakatuktok nito, sa tansya ko lang, nasa 70 to 80 feet ito dito. So yan, gigilid na tayo ulit. Malalim po ito dito. May parang kuweba pa rin pagpasokin mo. Ay tiyak na may nakahimlay siguro mga sawaron sa ilalim nito. Malamang. So yan, malakas ulit ang current dito. So yung pabalik namin mamaya, mabilis yun. At naisip ko nga, delikado pero we must go. Dito lakad po ulit. Lakad po ulit ako dito. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Tingnan natin muna dito. Uy. Ayan. Diyan daw dadaan mamaya sa gilid na yun. Ay hindi sa taas ha. So yun. Mataas na mataas po yan dyan. Ayan. Sa gilid na yan. Pwedeng dumaan daw mamaya. Tuloy po tayo.
Ito, tatawirin natin ito. Malakas po talaga current dito. Tawirin natin. So, bahala na. Ayan. Natawid din. Ayan, tuloy tayo hanggang sa kabila. So, dito, hila naman ulit si Kuya ng kayak. Dahil ano po, malakas po talaga current. Pero sa pagpabalik mamaya, hindi ko alam anong discarding yung gagawin. Tuloy tayo. Ayan yung aking tour guide. Sarap ng buhay niya. Ayan, tuloy tayo. Ayan. Sakay po ulit. Kaya naman tayo dito. Ayan, tuloy tayo. So, tinanong ko si Kuya, malapit na raw. Ano kaya mayroon doon? Nakaupo. Ayan. So, ito yung mga bato na hinubog na talaga ng napagkatagal na panahon. So, yan yung mga itsura nila. Weird sila. Weird. Pwede. Pwedeng may piran sa ilalim. Hindi natin alam. Pwedeng may sawa na malaki, may anaconda. Pwede rin. Ayan. So, sa right side, ano naman ulit? Parang buhangin. Ayan. Tuloy tayo. Sa kabila na yun. Tayo kabilang side, iba naman to dito, iba na naman to. Ayan, kala ko babangga na tayo sa batong nakalitaw na yan. So mapapansin nyo guys ay mga ka-channel, yung ang tubig is pagka malalim na malalim sa dagat, blue. Dito, pag malalim na malalim siya, eh, verde. So, ayan. Ay, dito pala araw. Mga 11:30 na. Tuloy tayo. Dito na. Malapit na po tayo. Ayan na. So, tingnan nyo. Kayo na lang po ang bahalang mag-imagine, ha, kung ano po siya. Pero parang ano, parang totoo nga. Tingnan mo. Ayan. Tingnan mo, parang totoo nga, no? Kaya lang magsabi. Ayan. Nakaharap siya o nakatalikod ba? Ayan. Sa taas niyan, bridge po yan. Baga ang ano po, ang bato po dyan magkadikit. So itadaan po tayo sa ilalim, mga ka-channel. Ayun po ilalim ito. Then hindi po tayo gigitna, malalim po dyan super. Dito tayo sa gilid na to. Ayan, sa gilid ng batong ito, malaki, kaya palang sumuot. Andito na po tayo sa ating pinakahuling destination dito sa Soton Cay. Bayan po. So ang taas po nito, kung hindi ako nagkakamali, from dyan, eh sabihin na natin mga 100 more or less, ha, feet. Super taas po ito. So marami rin ditong nagpipiknik. Ayan, yung taas. Sa taas din ito, pwede ka rin daw dumaan doon sa taas niya. Nakikita nyo, kakaiba. So, dito yung tubig. Kaya po siya. Ayan. Ganda, diba? Pero,
kung matatakotin ka, eh maalis yung takot mo dito. Ano po? So ayan, inano ko po yan, ginandahan. Ayan, mataas po siya talaga. At kung mapapansin nyo, tumutulo pa nga yung tubig niyan galing sa taas. Eh, ang time ngayon eh, nasa 11:30 na. Mahigit pa. So yung current niya is malakas. Malakas na malakas yung current niya. So ayan. Ito yung nakikita mo dun sa kabila. Pag papasok pa lang tayo dito, na parang umiihi siya. Itong nakikita dito, maliwanag, yan po ito. Ayan. Ang taas niya. You just imagine 100 feet. Eh, ang taas niya. Well and good. Eh, ito. Nagpiprepare ulit tayo sa pabalik natin pauwi. Pero yan, tingin nyo muna, tumuturo yung mga tubig galing sa taas. Yan. Yan siya. Then, pabalik mo naman tayo. Yan. Matutuloy mo yan. Nako. Ang araw pa pabuti yung hanggang sa mga dulo. So, pabalik tayo sa channel. Sa kayo ulit tayo pabalik. Ngayon ang pabalik natin is ay yung kayak namin. Mabilis na po tayo ngayon. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat din dun sa mga dun sa tour guides natin. Kay Kuya, kay Ma'am Christine Calmi. Salamat po ma'am sa inyong pagsama dito. Over 50 years wala nung pinipinto sa akin ng aking lolo, eh narating ko rin yung sinasabi niyang lugar na to. Ayan po, bilis po tayo. Ayan, nakakatakot nga, baka pag may hampas tayo dyan sa mga bato na yan, eh sa ilalim tayo pulutin. Eh hindi na tayo pupulot nun kasi ilalim na tayo. Magaling talaga si Kuya. Skill niya talaga to, skill ang magkayak dito. Tuloy pa uwi. So, mabilis lang tayo. Ayan yung dinaan natin dati. Tuloy po tayo. Ayan, mabilis na mabilis yung ating biyahe. So ang lugar po na to, bago natin marating ay magmumula tayo sa isang barangay, Inungtan or Inungtan, hindi ko familiar masyado. Then sasakay ng bangka muna, re-register muna tayo sa office nila. Sasakay ng bangka papuntang cave. Dating sa cave, eh welcome ka po ng mga waray-waray songs. Mag-start na po yung ano natin, mga activities. Ano po? So ayan, dito na tayo. Balik na po tayo ulit. Ayan, pauwi na tayo. So once again mga ka-channel, panoorin nyo po hanggang matapos to. And please subscribe po. Paki-like na lamang po at paki-share sa mga kaibigan natin para makita nila yung beauty ng Soton Cave, isang tourist spot na nandirito sa May Basay, sama o sagot ng Basay, sama to. Ilan lang to mga ka-channel sa mga pupuntahan natin, at marami pa tayong pupuntahan. Malantak, yung iba-ibang mga caves pa dito, yung mga beaches, papuntang east,
atin pong papasyalan yan at para may hatid po sa inyo at makapagpasaya o makapag-relax po kami sa inyo habang kayo ay nagpapahinga. Okay po, salamat po sa panonood. Bye!